Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. Ngayon po ay sasagutin natin ang katanungan tungkol sa online lending ba na nanghaharas? Dapat pa bang bayaran? Anyway guys, mayroon po tayong kasabihan na ang utang ay dapat bayaran. At alam naman po nating lahat yan. Kaso lang, may mga pagkakataon talaga na hindi natin hawak ang panahon. Mga pagkakataon na hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa inaharap. Kaya marami po ang nalagay sa alanganin. Although pinaghahandaan na po ng karamihan ng mga umutang na bayaran ang kanilang mga utang pagdating ng due date, pero hindi po nangyari. At karamihan sa kanila ay mayroon talagang balidong rason para ipaliwanag sana kung bakit hindi nila nabayaran agad yung loan nila sa panahon ng kanilang due date, yung kung saan nakasaad sa kanilang agreement na dapat bayaran mo sa ganitong araw. Pero lumagpas ito ng isang araw, dalawa, hanggang ang iba naman ay lumagpas ng maraming araw. Hindi ibig sabihin na lumagpas ka sa due date ay hindi mo na babayaran yung mga utang mo. Kasi nasa atin pa rin yung willingness nating magbayad. Bilang isang bilang Pilipino, tayo naman ay tumatanaw talaga ng utang na loob. O tumatanaw din tayo ng mga utang natin sa kahit sino man. Gusto natin na manatili tayong malinis sa ating pagkatao, lalo na sa reputasyon natin sa mga nahiraman natin ng pera o nautangan natin ng pera. Pero yun nga, tulad ng sinasabi ko na hindi natin hawak ang panahon. May mga panahon talaga na nagkakaroon tayo ng emerhensya. Yung pera na pambayad natin sa ating mga utang ay hindi natin naibayad na dahil mas inuna natin, lalo na kapag ang kapalit naman ito ay buhay ng tao. O yung pagkain o ano pa man na mas importante, mas kailangan ng immediate action kaysa doon sa utang natin. Yung willingness nating magbayad, given na yon, nandoon na yon. Ang kailangan lang natin na yung rason o yung kung ano ang dahilan bakit hindi natin nabayaran sa araw mismo ng ating due date. Kaso lang, ang nangyari dito sa mga online lending app, kahit anong gawin mong paliwanag, hindi talaga yan sila makikinig. Hindi mo talaga sila kayang mapakiusapan dahil importante sa kanila yung pera na hinihiram sa iyo. Kung ano yung nakalagay sa agreement daw, yun ang masusunod. Walang what if, walang why, walang bakit, walang kung anong dahilan pa yan. Hindi kanila pakikinggan. Kahit gusto mo pang magbayad pagkatapos ng iyong due date, wala na. Dahil sa araw mismo ng inyong due date, pag lumagpas ka ng ilang minuto or ilang oras, sigurado na bugbugin kanila o tagtarin kanila ng tawag at text. At kapag hindi pa yan sila makontento, yung contacts mo na nakuha nila bago ka pa na-approve sa inyong online loan, ay sigurado makakatanggap yan ng mga hindi magandang text mula sa mga online lending collectors. At sigurado na ikaw ay mapapahiya sa iyong mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kasamahan sa trabaho, lahat ng mga contacts mo, pati yung mga boss mo, makakatanggap ng text mula mismo sa mga online lending collectors. So ang tanong ngayon, kapag nakakaranas ka na ng panghaharas, pananakot, at pinapahiya ka na sa mga contacts mo, kailangan mo pa ba or dapat mo pa bang bayaran yung mga online lending apps na yan?
Anyway, depende po ito sa decision ninyo. Nasa inyo po yan na naka-experience or naka-encounter ng ganong pangyayari. Kung kaya ng iyong kalooban na bayaran pa rin sila despite sa ginawa nilang pamamahiya at hindi magandang trato sa iyo, nasa inyo po yun. Pero kung ako, ang tatanungin, na-agrabyado ka na, napapahiya ka na, at nasira na yung iniingatan mong reputasyon dahil lang sa maliit na utang, hindi ko nababayaran talaga yun. Lalo na pag yung mga taong yun ay sobra-sobra na yung pamamahiya at pang-aabuso. Matawag natin pang-aabuso dahil yung sinasabi nila sa tawag nila at saka sa text, sobrang-sobra na. Hindi na makatao, hindi na sila nag-iisip na sila din ay tao din. At dito sa mundo, wala namang tao dito na wala, hindi nagkautang. Lahat tayo po ay nagkakautang. Kahit nga mga mayayaman, mayroon yung utang. At mayroon tayong batas na nagre-regulate sa mga ganitong sitwasyon na dapat ay kahit na mayroon kang utang na hindi mo kayang mababayaran, ay hindi ka pwedeng ipapahiya, lalo na sa social media. So, nandyan din ang kaso ng cyber libel na pwede mong ano sa kanila, isampa sa kanila kapag ginawa nila na ipopost yung mukha mo sa social media. Pinapahiya ka sa mga kaibigan mo sa social media. And then yung sa mga text naman, pwede niyong isumbong yan sa NBI, pwede niyong isumbong sa DTI, at pwede niyong isumbong sa Securities and Exchange Commission. Kung sa palagay niyo na agrabyado kayo at pinatapakan na talaga yung pagkatao ninyo, so huwag niyo nang bayaran. Kung sa tingin nyo, yung ginagawa ng mga online lending collectors ay sobra-sobra na para hindi naman siya karapat-dapat doon, karapat-dapat na gagawin doon sa utang mo na hindi naman ganun kalakihan. Akala nila, million-million na yung inuutang mo sa kanila para ganunin kanila. So, nasa inyo po yan kung bayaran niyo siya, bayaran niyo sila or hindi. Basta kung ako ang tatanungin, hindi ko na babayaran yan. Para saan pa yan? Eh, sinira na nila yung buong pagkatao ko. Huwag kayong matakot kung nakakatanggap kayo ng mga pamamahiya at mga pangaharas na mga salita sa text at saka sa tawag. Dapat lumaban din kayo. Mayroon din kayong karapatan. Mayroon din tayong karapatan. Mayroon tayong batas na nagsasaad mo po dito. Hindi pwede kahit may utang ka ay basta-basta ka na lang kapangya. Haharasin patakuti ng mga yan na liwanag. Sana po ay na liwanagan ang lahat ng mga sa ngayon mayroong dinaramdam, mayroong dinanas na hindi maganda sa mga online lending app dahil sa panghaharas at pananakot. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel na to, Usapang Loan at Online Lending, please subscribe at don't forget to hit the notification bell para palagi kayong updated sa aming mga bagong videos pagdating po sa mga online lending apps. See you again at paalam po.